umawi ang daibdigan lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan, pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mamangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito, nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo, at kayong mga hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa, pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y
pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula na ng bangka at nang nagpunta nga sila sa isang ilang na dako, ngunit napakaraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan at mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao habang siya, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa ang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna anda. Magandang mapansin sa ating ebanghelyo ang isang maliit ngunit napakagandang detalye na ang mga tao ay tumatakbo na pumupunta doon sa pupuntahan ni Jesus. Minsan ho, no, nung pag may nakikita hong artista, minsan nasa mall ho ako, ilang years ago ho, may nakita ko may mga tao nagtatakbuhan. At nagulat ho ako, bakit may nagtatakbuhan? Akala ko kung ano na nangyayari, yun pala may artista, kaya ho nagtatakbuhan. Nagtitilian pa nga eh. Tumatakbo sila kasi gusto nilang makita yung taong yon. Magpa-picture o makuhanan ng litrato. Sa ating ebanghelyo, ang mga tao ay tumatakbo patungo kay Jesus. Dahil inilahad sa atin ang ating ebanghelyo ang dahilan bakit sila tumatakbo. Dahil gusto nilang makinig kay Jesus. Kaya nung dumating si Jesus sa Pampanga at napakaraming tao, siya'y nahabag at sabi ng ating ebanghelyo, pagkat sila'y parang mga tupa na walang pastol. At ang tupa na walang pastol, sa totoo lang, ay tupang naliligaw. Walang direksyon, walang sinusundan. Tila naliligaw. Di ba ganun naman? Pag ikaw ay naligaw, parang walang direksyon ang pupuntahan mo. At pag tayo ay lumalayo sa Diyos, sa Kanyang aral at turo, tila ay naliligaw din tayo. Sapagkat parang kulang sa loob natin, may kulang sa puso natin na hinahanap nating pupuno sa atin, at hanap ka ng hanap, ikot ka ng ikot, ng pupuno sa tila'y kulang sa iyong loobin at damdamin. Pero alam din naman natin saan natin matatagpuan ang pupuno sa pagkukulang sa puso natin. Sapagkat kung nariyan ang presensya ng Diyos,
Siya nagagabay sa atin. Siya napapatnubay sa atin. Alam natin na kung tayo ay nakikinig sa tinig ng mabuting pastol na si Jesus, ganap ang ating buhay. Yung tila'y kulang, napupuno. Kaya nga, di ba karamihan sa atin, nasasabi natin, ang Panginoon sapat na. Pag ang Panginoon ay nasa buhay natin, pag si Jesus ay nasa buhay natin, buo ang ating pagkatao at kalooban dahil nakikinig tayo sa mabuting pastol na gumagabay sa ating buhay. Kaya maganda, no, mabalikan, ano ba ang gusto mong pakinggan? Minsan magandang tanong eh, ano ba ang gusto mong pakinggan? Gusto mo lang bang pakinggan ang sarili mo? Na ang lahat gusto mong umayon sa kagustuhan mo? O gusto mo lang piliin yung pinakikinggan mo? Pag medyo challenging sa iyo, ayaw mo nang pakinggan. Mas gusto mong pairalin yung gusto mo. Pag nakikinig ka sa kapwa mo, hinahanap mo lang yung pangit. Hinahanap mo lang yung kapupuna o mapupuna. Parang tulad ng mga Pariseo, no? Sila ay nakikinig nga kay Jesus, pero hinahanap nila yung maipupuna nila kay Jesus. Kaya hindi sila naniwala at nanalig kay Jesus. Dahil hindi naman talaga sila nakikinig. Naghahanap lang sila ng mali. Maganda para sa atin bilang Kristiyano na may kita natin ang kaganapan ng ating buhay sa Diyos na nagmamahal sa atin. Pwede nating ihinga ang lahat kay Jesus. Pero maganda rin na pakinggan din natin si Jesus. Gusto natin pinakikinggan tayo ni Jesus. Gusto natin pinakikinggan tayo ng Diyos. Pero minsan magandang itanong, ikaw ba bilang isang Kristiyano, nakikinig ka din ba sa Kanya? O mas gusto mong ikaw ang pakinggan? Mas gusto mong ikaw yung sundan? Kaya maganda sa atin bilang Kristiyano na muling buksan ang ating tenga para pakinggan si Jesus. Si Jesus na gumagabay sa ating buhay. Kaya sana, no, hindi naman siguro mabigat itong hingin na bigyan ng puwang sa buhay natin ang salita ng Diyos. Bigyan ng puwang at oras sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bigyan ng puwang at oras kahit sa ating sariling pamamahay na basahin ang salita ng Diyos. Sapagkat sa ating pagbubukas ng Biblia, ang Diyos ang kumakausap sa atin. Allow God to talk to you. Allow God to reveal Himself to you. Ito'y nangyayari sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng Kanyang kasulatan, at kahit sa loob ng simbahan, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, ang Diyos din ay nagpapakilala at kumakausap sa atin. Kaya magandang pakinggan natin siya dahil siya ang mabuting pastol na gumagabay sa ating buhay. Magandang hamon, magandang imbitasyon at marahil maganda rin simulang hakbangin natin bilang mga nananalig sa Kanya na dumikit sa ating mabuting pastol. Ang Kanyang boses at tinig na inaasam nating pakinggan, tumatakbo tayo patungo sa Kanya dahil gusto natin siyang marinig. At pag naririnig natin ang tinig ni Jesus, nagiging buo at ganap ang ating buhay. Sana, no, bilang mga nananalig at deboto rin ni Jesus Nazareno, unahin ang pakikinig sa Kanyang salita at ang salita ng Diyos ang siyang gabay natin sa ating buhay, siyang gabay natin sa ating pamumuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo't kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa karagala kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, mawain, mapagpakumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkulin, pangalagaan, ang karapatan, at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa, dahil sa kalupitan at daglian nilang makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon.
tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdaga mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok ang sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. O Panginoon, ang
pagkabagabag ng kalooban, hubingin ko mang maligaw ang pag-ibig. Tawagin ko at akayin pa uwi. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikaw pangamba. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nakakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang dam. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na dudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.